TCU mga katiktik, kailangan natin i-talk back, hold natin dalawang finger, hold lang para mag-talk back po, mag-on yung talk back. Ito ay Google account, naka Google account po ito mga katiktik, so papanoorin nyo kung paano yung pinakita ko lang po muna kung paano. Pero dapat po ay nakatalk back kayo, i-hold nyo lang yung dalawang daliri doon sa pinaka main menu para lumabas po yung kulay green. At dapat nakakonect tayo sa wifi. Ito ay nakakonect na po sa wifi. At napapansin nyo may kulay gilid, yan po ay naka Google account. So yan, draw lang tayo ng letter L at pupunta tayo sa talkback settings. So para mawala yung talkback, yan, draw tayo letter L. Para mawala po yun, punta muna tayo sa text to speech. Wala doon sa tuwing kailangan hold natin sabay volume up, volume down para lumabas po yan at mawala yung talkback. So dito sa taas, text to speech, ibaback lang po natin. At dito sa pinakababa, tingnan natin kung anong version. Yan, ito po ay Android 7.0 HTC U Ultra. So papakita ko yung, hanapin natin yung pangalan niya. Pakita natin, kakalkalin natin. HTC U Ultra na naka Google account po. So sundan niyo lang process ko kung paano i-bypass. Papakita ko lang muna yung model niya. So antabayanan niyo lang mga katiktik, yan po, HTC U Ultra. So yan, punta lang tayo dito mga katiktik, back natin. So ibaback natin mga katiktik, punta tayo sa security. Yan, security. And then sa baba mga katiktik, hanapin natin yung device administration. Deactivate yan. So dapat ganyan, naka-uncheck na deactivate. Next, babak natin ha, pupunta tayo doon sa apps mga katiktik. Hanapin natin yung apps. So punta lang tayo, apps. Yan, apps. Tapos dito sa may tatlong toldok sa taas, show system. Yan, tap natin show system. So dalawa yung i-disable natin dito mga katiktik, yung play service at yung sit up wizard. So Google Play service na hanapin natin. Ayan, Google Play services. So disable natin. Yan, disable natin yan. Ganyan po siya, nagbaback kapag na-disable. So makikita naman natin na naka-disable na siya. Dito sa gilid may nakasulat po siya. Ayan o, disable. So force stop na natin ngayon. Force stop natin. Back lang, back. Force stop. So pipindutin lang natin dito yung force stop mga katiktik. Yan. And then pagkatapos niyan mga katiktik, pupuntahan natin yung isa, yung sit up wizard. So dito sa baba, ano, hanapin natin yung sit up wizard. Bali ano dalawang yun? Ano lang po i-disable natin, dalawang app. Ano yun? Dalawang function doon sa kabila, yung sit sir up at saka yung sa may optical Google Play services. So sundan nyo lang ako mga tiktik kung may ganitong unit kayo, HTC U Ultra. So yan, puntahan natin yung sit up wizard doon sa optical. Baba, tayin lang natin at susundan. Tagal naman makalkal nito mga katiktik. Ayan, sit up. Yan po mga katiktik, yung sit up. So yan, ipo-force stop natin. So bago i-force stop natin, puntahan muna natin yung storage at i-clear cache po natin. Yan, clear cache. Tapos saka natin ngayon i-force stop. So pati din pala yung Google Play services mga katiktik, kailangan natin yung clear cache. So balikan natin. Balikan natin yung Google Play services. Po-force stop lang natin. Ki-clear yung cache niya. So puntahan natin yung storage niya. Storage, tapos clear cache, yan. Tapos force stop natin. Back natin. Force stop. So pag natapos na yung na-disable na natin yung dalawang app mga katiktik, ibaback lang po natin siya. Back lang natin yung mismong phone. Back tayo doon sa pinaka main.
So, kakalkal-kalkal natin. Pagkatapos nyan, back lang. Yan, pipindutin lang natin yung back. Back. Back nyo na lang mga tik-tik. Yan. Tapos nyan, ininext natin. So, take note, kailangan natin nakakonect sa wifi po yan. Huwag nyong tanggalin sa pagkakakonect sa wifi. So, dapat nakakonect tayo sa wifi. Ayan, antayin lang natin. So, sit up offline mga kakatik. Skip. Ayan, STCU Ultra. Ayan, finish. So, yan, okay. Ibig sabihin, nag-success na yun mga kakatik. Pero, tayo natin, may lalabas po dyan mga kakatik. Ayan, finishing sit up. Ayan, not sign in. So, ayan, tapos sit up wizard, stop. So, ang gagawin natin dyan mga katik-tik, i-restart natin, long press power button, then restart. So, yun, pag pumasok na yun mga tik-tik, diretso restart na natin yung phone. Tayo na lang natin magbukas mga katik-tik. At kung bago ka lang sa channel ko mga katik-tik, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-like ang video mga katik-tik. Yun lang po, i-like nyo lang po at i-subscribe yung channel ko. So yun, pagbukas niya mga katik-tik, tayo natin. Pagbukas niya, ininext na lang po natin yan at matatapos na po tayo sa ating problema. So sana'y nakatulong to mga katik-tik sa inyo at naway yun na po yun. So yun po, pumasok na po sa main menu mga katik-tik. So pagkatapos niyan, pag nasa loob na tayo, gagawin natin, punta tayo sa about. I-on natin yung developer option. Ito po yung mga last step na dapat natin gawin. Yan, tap lang natin. Yan, you are now a developer. Para ma-on yung, tap nyo lang build number 7 times para ma-on yung developer option. So pagkatapos nyan, may developer option na tayo. I-on lang po natin yung USB debugging at yung at sama na rin natin pag-on yan, developer option, sama na din natin pag-on yung OEM unlocking. So back lang natin at pupunta tayo sa backup and reset mga tik-tik. Hanapin natin yung reset, backup and reset. Yan po. So factory data reset tayo mga katik-tik. So yan, factory data reset. So sana'y makatulong to mga katik-tik sa inyong lahat. At huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang video ko mga katik-tik. Isang like po mga katik-tik, malaking tulong na po yan mga katik-tik. So antayin na lang natin mga katik-tik na magbukas ang phone. At pagkatapos magbukas yan mga katik-tik, dediretso na po yan. Ininext na lang po natin, konting hintay na lang po. Tapos na yung problema natin mga katik-tik. Actually, hinihintay na lang po natin yan na magbukas. So, yun lang po ang may share ko sa ngayon mga katik-tik. So, make sure na nakasubscribe kayo para maging updated ka sa bago kong i-upload na video mga katik-tik. Yan, malapit na po yan magbukas. At yun, magbubukas na, ininext na lang natin. Marami po akong video dyan mga katik-tik. Kung gusto nyong kalkalin, tingnan nyo na lang yung sa videos mga katik-tik. At makikita nyo yung mga iba-ibang video na nagawa ko sa channel ko mga katik-tik. Okay, antayin na lang natin. Kunting ano na lang, magbubukas na, ininext na lang natin yan. Yan, nagbukas na po. So next, tanggalin lang natin yung data kasi papabagal yan. Yan, hindi na po yan manghihingi ng Google account mga tik-tik. Yun po yung way po. So maraming salamat sa panonood mga tik-tik. Hanggang sa susunod na video, naway subaybayan nyo pa rin ako mga tik-tik sa The Windy Kong Channel. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, katik-tik.